So dito tayo ngayon sa system ng ano ng school sa MPC. Ngayong araw tuturo ko sa inyo kung paano yung pag-setup ng basic audio setup. So ito yung system na meron tayo. Meron tayo ditong ayan, ito siya. Yung ating Kevlar system. Yung 16 channel natin na audio mixer, analog audio mixer. Then meron din tayo dito Kevlar wireless system, yung MR200H. Ito siya. So magandang microphone din to. Tapos meron din tayo dito Kevlar na ano na EQ, 31 band EQ. Yan siya, traffic equalizer. So syempre yung ating audio ay ito siya, ating speaker si Kevlar PRX, ano tapo to, PRX 725D. Yan, so powered type na speaker to. Maganda, malakas na speaker. Meron din tayo ditong Kevlar na PRX subwoofer na powered. So, tingin natin ginagamit natin dito. Yan. So, unang gagawin mo pag mag-setup ka ng audio is patch. Papatch ka ng, ipapatch mo yung speaker papunta dun sa EQ. So, ito yung linya. Yung patch ko. Ayan. Yung XLR input. Ayan. Tapos, yung output naman na ito. Yung output ng wire na yon ay pupunta dito sa out ng ayan. Sa master out. Ayan. Balance ng mixer natin para makontrol natin siya dito sa mixer. So check natin kung ano tutunog siya. So ayan, yung wireless natin nakaset siya ng channel 2. Tapos yung receiver natin dito sa wireless, ayan siya, channel 2. So dapat pareho siya para mag ano yung frequency. Then yung wireless na to, yung channel 1 na wireless na to, nakapatch siya dito sa channel 12 nung mixer. Ayan. Check. Yan. So pag nag-soundcheck ako dito, pag nagsalita ako dito sa wireless na to, sa microphone na, sa handheld na to, lalabas siya dito. Ito kasi yung channel niya. Dito siya naka-patch, no? So i-unmute natin. Tapos itong peak, dito mo makikita yan, ito. Ito yung PFL, no? Ito mo makikita. Makikita mo dito sa mga ilaw na to kung gaano kalakas na yung papasok na ano na signal sa kanya na inilalabas naman ng mixer papuntang speaker. So yun, try natin. Check. So yun, gumana na yung ano natin, yung wireless natin, tapos yung PRX natin dun sa labas. So yun, madali lang naman siya i-patch. Madali lang rin siya i-ano, kasi since powered type speaker na kasi yun, kaya madali lang siyang gamitin.
Okay, so ito po. Itong mixer natin na to ay meron siyang 16 channel, no? May built-in effects siyang kasama, tapos meron kang apat na subroutings. Yan, na fader, tapos ito naman yung master. So, dito tayo sa channel 1. Sa channel 1, meron kang line in, tsaka XLR input, tapos insert. Yung gain, itong gain na to, pang boost to, no? Pang boost ng signal. So, para dito mo rin maano sa kanya kung gaano siya kalakas yung input na inilagay mo sa kanya sa channel na to, no? Tapos meron tayo ditong low cut. Yung low cut naman is kinakat niya ng 75 Hz. Yan, kakat siya ng 75 Hz na frequency. Tapos pagdating naman dito, ito yung tinatawag na parametric. Yan, parametric equalizer. So in short, para siyang parametric EQ. Yan, meron tayong high, mid, low frequency. Ay, kimadi. Tapos meron tayong auxiliaries, effects knob, tapos itong panning left and right. Then meron din tayong ditong fader. Then ngayon, tatry naman natin gamitin yung ano, yung EQ. Ito. Yung graphic equalizer na to. So bali yung ano ko kanina, bali yung ginawa ko kanina is hindi pa siya nakasaksak. So ngayon, tinanggal ko na yung patch dito sa likod ng mixer. Tapos nilipat ko siya dito sa dito. Ito sa output nitong EQ. Ayan, kung makikita nitong output na to. Then yung output na to, yan, nag-ano ko ng isa pang wire ulit sa input naman. Papunta naman to dito sa output ng speaker. Anong mixer natin, sorry. Pero gaganon lang siya, kung saan mo siya pinasok, dun mo siya ilalabas. So yung output na to, pumasok siya dito sa ng mixer. So nakapatch na siya, makokontrol na natin yung EQ dito sa ano, sa mixer natin. So ito yung ano natin na EQ natin, yung 31 band natin. Yan. Ang paggamit natong EQ na to, ano, dapat bago ka mag-check nito, i-set mo muna siya ng flat. So, 0. Ayan, ito, 0. Set mo muna siya ng flat. Ayan, bago ka mag sound check. Kasi may mga venue kasi na magkakaiba yung ano, magkakaiba yung tunog kagaya nito, kulog, no? Masyado tayong ano, mabounce back lang yung ano natin dyan, yung tunog natin. So malaking tulong yung EQ na to para makapag-cut tayo mamaya ng mga frequency, lalo na yung mga matatalas, matitinis na tunog na pwedeng ilabas nung system natin. So dito natin yun ika-cut. Papatayin natin dito yung mga frequency. So yung tinatawag na feedback killing. Yung mga frequency na feedback dito, eh, pwede rin natin siyang ma-avoid or maiwasan through this equalizer.
So, yung first 10 na to, first 10 na frequency dito, papansin nyo to, yan yung matataas. First 10 nito, ito yung tinatawag na low frequency. Kaya yan matataas. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Hanggang dito sa 160. Then, pagdating naman dito sa 200, tapos, plus 10 ulit. First 10 ulit. 2, 4, 6, 8, 10. So, 1.6. From 200, so, yun, from 200 to 1.6. Ayan. Ay. From 200 to 1.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. 1.6K. Ito naman yung tinatawag na mid-frequency. So, ang pinakaiba niya kay low-frequency, ito kasi purong base talaga to. So, sobrang ano to, kalabog siya. Tapos, pagdating mo naman ng mid-frequency, parang may yung base, no, yung low frequency tsaka yung high frequency is magkasama siya. Kaya siya nasa mid, parang napagigitnaan siya ng dalawa, ng low frequency tsaka ng high frequency. Kaya siya nasa gitna. Then the rest naman, from 1.6 to 20K, ito yung may tinatawag na high frequency. Ito yung mga frequency na sobrang tatala, sobrang matitinis. So dito, more on dito talaga kami more on dito ka mag kakat ka ng frequency dito para maiwasan mo yung mga pag-feedback. Ganun din dito sa mid-frequency. O doon lahat sa kanila, lahat ng mga to. Depende sa venue, depende sa lugar na anuan mo na paggagamitan mo sa kanila. So, yun lang yung ano nun. Tapos, meron din pala tayo dito knob, selector knob na to. Ito yung parang volume din te. No, pang boost din ng signal tong isang to. So, try natin. Try natin. Then, so kung mapapansin nyo, yung signal ko dito sa PFL ko dito is lumalabas na rin papunta dito ang EQ. Ayan o. So napansin nyo yung ilaw na yun. So ibig sabihin nyo, parang nag-sync na siya yung signal ko rito, kung mapasok ko dito sa EQ. So ibig sabihin, pwede ko na siya kontrolin. Maka-control ko na siya rito. Bawa, tatanggalin ko yung low frequency. Ayan, wala siya na. Patay na to. Ibig sabihin, naka-zero yan. Ay, nakababa siya. So, wala siyang ito lang yung tunog na meron siya. So, yun. Umababa ko ulit naman yung mid. Ayan, ito yung high frequency. So, yun yung tunog ng high frequency. So, try naman natin patunogin yung mid frequency. Ayan. Ito yung gitna. Mid. So, ito, medyo may pagka-bass na yung boses ko dito. So, bababa ko naman tong mid frequency, tapos patutunogin ko yung low frequency naman. Ayan. Yeah. So, medyo lumaki-laki na yung boses ko ron, di ba? Ay. Yan, so, yun siya. Yun yung nung equalizer na to. Then, ito yung
selector, sa ano niya, level niya sa yan. So kung mas malakas na, mas mataas, mas malakas. Pero normally dapat nakagitna lang eh.